What's up mga kapalipas? Welcome back to my channel. Ako si Nolsem. Ngayon, sa video na to, ang ginagawa ng gaming PC ay vlog 3 na. Bumili ako ng processor, memory, at AIO cooler o all-in-one cooler o tinatawag na lang water cooling. Binili kong processor, in-unbox ko na. Ito yun. Ang binili ko ay Ryzen 5 5600X na new release noong November 5. Tabuti, nakauna ako kasi ngayon out of stock sila. As this video is a recording kasi mabilis na ubos at bagong labas lang bagong version ng processor ng Ryzen 5000 series na Zen 3. At ang processor na to ay meron na 3.7 GHz at maximum boost na 4.7 GHz. Kaya siya napili ko kasi maganda siya sa gaming and maganda siya sa mga mid-range build na kamukha ng binibuild natin. Ito ay nasa $300 nung binili ko o nasa $350+ nung binili ko dito sa Korea, pero ngayon nagtaas na sila kasi out of stock na. At ang binili kong memory ay ThermalTake 4000 MHz at in-unbox ko na rin siya. At ito ay may RGB rin na color na pwede mag-sync sa motherboard para sa kanyang Asus Aura para makita natin yung mga ilaw para pumatner na rin sa bagong labas ng Ryzen 5. Kasi ang balita sa Ryzen na mas maganda sa bagong Ryzen processor nila ay mas mataas yung MHz. Kaya pinili ko ay 4000 MHz, mura na, budget friendly pa, pero maganda yung runner ng ThermalTake. Ang pinili kong liquid cooling natin ay DeepCool GamerStorm na 360EX na black sana yung sa aking in-order, pero ang deliver nila ay white. Pinabayaan ko na kasi maganda naman tignan, black and white setup, kaya okay na rin. Pero nilagay ko na rin, pero maganda naman tignan, na look good naman. Nung una, linagay ko to sa harap kasi di kasya dito sa taas. Eh, ginawa ko ng remedyo na yung casing na to medyo masikip sa bagong 360 na to kasi hindi siya slim, medyo makapal yung DeepCool na radiator, kumbaga sa iba siguro na pinagmodela ng casing na to, pero kasi naman yung 360 sa kanyang pero makapal yung kanyang radiator, kaya remedyo ko lang dito sa harap, medyo pinunit ko yung kanyang casing. So ngayon okay na siya, kasya na siya. At bumili rin ako ng dagdag porma na rin sa motherboard na extension cable na ROG na max finder na gawa dito sa Korea. At ito yun, unbox na rin siya, inagay ko na rin. So far, hindi pa natin siya matatesting at hindi pa natin siya mapapandar kasi kulang pa siya ng SSD at power supply. Bali, apat na lang yung kulang na inaantay natin na SSD, power supply, monitor, at video card. Pag nabuna natin yun, by next year na, mapapandar ko na to, ma-install ko na ng software. Baka next month, ma-install ko na ng software to kung makakabili ako ng SSD ng power supply. So far, maganda naman yung kinalabasan at excited ako na mabuo ito. Kaya kung gusto mo subaybayan ang video na to, pakiclick mo na lang yung like at pakiclick mo na rin yung subscribe button at notification bell para ma-update ka sa mga susunod kong video. At kung may katanungan kayo about sa PC, pwede ako makatulong dyan at may konting alam naman ako. At excited na rin akong testingin itong Ryzen 5 na 5000 series na to para daw ito sa mga gamer at mga content creator na may mid-range budget na rin. Kaya ako ito binili. Kung mga listeners, nag-iwan sa inyo ng peace. Bye!